Hello mga beshies! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Isang bagong load up pa rin itong share ko sa inyo. So medyo ilang araw na rin na hindi ako masyadong nakakapag-vlog or nakakapag-upload ng videos patungkol sa iba't ibang mga loan app na bagong labas sa Google Play Store o di kaya sa App Store. Kaya ngayon nag-search ulit tayo ng mga iba't ibang bagong labas nga na loan app, Google Play Store at sa App Store. Kaya i-share ko na naman sa inyo itong nakita natin na bagong-bagong mga beshies. And ayon kasi sa loan app na ito ay pwedeng makahiram hanggang 70,000 pesos at napakabilis nga daw ulit yung pag-process nito ng ating loan application at may mababang interest daw. Okay, so totoo kaya? And sana mapanood nyo ngayong buong video natin para diba magkaroon kayo ng idea. Maaari kasi na nakita nyo or nakakita kayo ng ads nito sa iba't ibang mga social media platforms. And syempre parang sa tingin mo okay utangan. Pero sa dulo pala ng ating loan application, eh hindi. Okay? So sana mapanood nyo ngayong buong video natin. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo. Kasi every Saturday, namimili nga po ako ng tatlo na mabibigyan natin ng cash and every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na lang din sa mga subscribers natin na laging nag-aabangan ng ating mga videos. Para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan lang gawin ay comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga bagong videos nga na ini-upload natin at maging updated ka nga sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So let's get back to the topic and here nga mga beshies, ATM Peso Insta na Pera Loan app. Itong isi-share ko sa inyo under ng Triad Babet Commercial Lending. So nakakaloka, ano to? Triad Babet Commercial Lending. Okay, so kagaya nung sabi ko sa inyo kanina ay hanggang 70,000 pesos daw yung pwedeng mahiram dito sa ATM Peso Instant Pera Loan app. At low interest nga daw, low rates and quick loan. As first steps daw yung pagdadaanan natin nga pwede tayong makahiram. Real name authentication activation quota. Ayan. So, low interest nga, diba? So, titignan natin kung talagang low interest daw, kung fast loan or mabilis nga ba ito mag-process ng loan application. 1 minute approval daw. Diba? So, same with other loan app ito mga beshes na once na inopen natin, kailangan ulit, syempre, na mag-input tayo ng ating mobile number. At once na na-click mo yung may nakalagay na send code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan natin input dito. At kailangan lang din natin i-check itong privacy agreement. Okay? So, click nga lang natin yung login. At eto agad-agad mga beshies, from 70,000 pesos naging 30,000 pesos lang daw yung pwede kong mahiram, loan and withdraw anytime without waiting. So 30,000 pesos, 121 days daw yung loan terms or 4 months and 0.05% yung interest. At diba, 30,000 pesos nga daw yung pwede kong mahiram. So tignan natin kung nagpapautang ba talaga ito ng 30,000 pesos, diba? Kahit first time ko nga na umutang. So may mga kailangan lang tayong sagutan dito mga beshies, syempre, at mag-upload ulit tayo ng valid government IDs. So ito yung mga IDs na tinatanggap, yung driver's license, UMID passport, national ID, yung TIN, yung health card, at meron pang other options like yung postal ID, yung PRC ID, yung SSS ID, at yung pag-ibig ID. Mamimili nga lang kayo dito kung ano yung available ID na meron kayo. Pero syempre, hindi ko nga kayo ini-encourage na umutang dito. So sana mapanood nyo yung buong video natin bago nyo i-download. At sana nga hindi nyo na i-download, diba? So ayan mga beshies, upload nga lang natin yung isang valid government ID. Kung merong nakasave sa inyong gallery, pwedeng idiretso nyo na i-upload. Pero kung wala, pwede rin naman take photo na lang. At isang paalala lang mga beshes ko ha, kung bago ka pa lang dito sa iba't ibang mga loan app or bago ka lang naka-encounter ng mga ganitong pautangan online, ay huwag mo na lang din talaga subukan kasi mahirap ma-fall sa iba't ibang scheme na ginagawa ng mga loan app. Okay, so dito nga mga beshes, meron ulit tayong facial recognition. Magsa-selfie nga lang tayo dito mga beshes and i-follow yung instruction. Like kung may nakalagay na i-blink daw yung mata. Okay, sagutan nga lang natin itong personal information like yung education, marital status, number of credit cards kung meron man, pero may option naman na zero. So, ayan. Marital status, yung email address, kailangan nyo din daw mailagay at yung gender, at yung residential address.
And then yung loan purpose, and then yung work information ulit, yung company name, yung company address, syempre yung company phone number, kung ano yung profession daw natin, di ba? So mamimili ka lang din naman, may mga option din naman na nakalagay dito like student, police, doctor, government staff, professional. The monthly salary, mamimili nga lang din tayo dito. At syempre, yung address details na naman. Pero kagaya nung sabi ko na please lang, huwag nyo munang subukan hanggat hindi nyo napapanood yung buong video nga natin. Emergency contact na naman, agad-agad mga beshies, ay yung paglalagay natin kung saan natin gusto matanggap yung loan proceeds. So may mga option naman, pwede via e-wallets or via bank. So sa akin, e-wallets na naman. At syempre, GCash yung pinili ko dito mga beshies. Kasi yun lang din naman talaga yung mabilis i-navigate. Kasi nga lang natin itong mga beshies. At ayan, agad-agad, 2,000 lang pala yung pwede ko daw mahiram. At akalain mo, naging rich peso na naman itong loan app na ito, diba? Rich peso na kung saan pwede daw makahiram ng 2,000 pesos. So diba ang pambungad nito ay pwedeng makahiram hanggang 70,000 pesos. Pero ngayon pala mga beshies, or sa dulo nga ng aking loan application, ay naging 2,000 pesos lang, di ba? And doon sa 2,000 pesos mga beshies, merong service fee na 800 pesos. Kaya nga, 1,200 lang yung matatanggap ko doon sa 2,000 pesos na maaprubahan. Dahil meron itong service fee na 800 pesos. Akalain mo, napakalaki na naman yung service fee. Though, yung interest, zero lang. Or zero yung interest, then yung other fee, zero din. Kaya lang, itong service fee ay 800 pesos, diba? 2,000 pesos nga lang yung naaprubahan. Tapos, tinaltasan pa ng 800 pesos. Kaya nga, 1,200 lang yung amount received, diba? So, isang loan up na naman mga beshies na hindi ko nire-recommend sa inyo. And akalain mo, may nakalagay dito na 2-period. Kung saan, ang first payment ko ay sa October 5, 2024. At yung second payment ko daw ay sa October 30, 2024. So, ginawa nilang 1 month itong loan terms. Kaya lang dito sa first payment ay halos bayad na talaga yung utang ko dito. Kasi ang babayaran ko sa October 5, 2024 ay 1,980. Nagtira lang ito ng 20 pesos na babayaran ko daw sa October 30, 2024 para lang masabi na 1 month yung loan terms. Pero kung mapapansin nyo, dito sa first payment pa lang na 1,980 na babayaran natin ay halos bayad na nga ako, di ba? Kaya isang loan app na naman mga beshies na hindi ko nga i-re-recommend or hindi ko nire-recommend sa inyo dahil napakataas itong service fee. Though ang nakalagay nga dito ay zero interest at zero other fee, kaya lang talaga bumawi naman sila dito sa service fee na 800 pesos. Kaya nga doon sa 2,000 pesos, ang matatanggap lang ay 1,200 dahil meron itong kinaltas na 800 at kung ano nga yung matitira, diba, yun nga yung pinadala nila. And hindi po 1 month, doon ang nilagay nila dito may first payment at second payment. Kaya lang doon sa first payment pa lang natin na within 7 days ay halos bayad na nga yung utang natin. Kaya 7 days lang din talaga yung long terms, hindi siya 1 month. Okay? So, yun lang mga beshies. And sana may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito. Please lang, huwag niyo lang subukan yung loan app na ito. Okay? So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din po yung video at huwag niyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!